Good evening to everyone. Hallelujah. Praise God for this evening. Thank God for the freedom to worship Him in spirit and in truth. At patuloy tayo sa paglingkod sa Kanya. Salamat po sa buhay, sa kalakasan, at sa tunay na sigla at sigasig na binibigay ng ating Diyos sa atin at sa atin pong tunay na kagalakan na makapaglingkod sa Kanya maging sa gabing ito. Salamat kapatid. Ako ay magpapa bigay sa iyo ng pangungumusta at isa pong pagbati na makadiyos at isa pong hangarin at pag-asa na ikaw ay nasa mabuting kamay ng ating Panginoon na ikaw ay iningatan ng Diyos at pinagpapala po maging hanggang ngayon, ikaw at ang iyong buong sambayan. Ngayong gabi ay atin pong pag-aaralan ang tungkol sa back to basics in serving God. Back to basics in serving God. Say praise the Lord. Okay. Pag sinasabi pong back to basics, ito po yung mga aralin na hindi mo pwedeng kalimutan porque una mong natutunan. So, basics nga po eh. So, back to basics in serving God. Mayroon po kasing isang professor na tumanda na siya at siya ay naturingan na pong general sa flying. Yung pagpapalipad ba ng aeroplano. And so, he was invited to teach a freshman class. At siya po ay nagpakitang gilas. Sabi niya, ganito magpalipad ng eroplano. So, the first try, bumagsak yung eroplano na pinalipad niya. Sabi niya, okay, it's the computer. So sabi niya, ang may sira ditong computer. So inayos po yung computer, palipad siya ng sunod na palipad. Eh, bumagsak din. Sabi niya, the next one. Sabi niya, it's the computer, really, it's the computer. And so, inayos ng inayos yung computer, tuwing palipad,
bagsak pa rin. Ilang eroplano na ang bumagsak. Mabuti, nagtuturo lang siya, hindi actually sila sumakay. At yung last, bumagsak pa rin, sabi niya, what happened to the computer? Ano ang nangyari dito sa computer na ito? Isang estudyante na first year pa lang, ang nagtaas ng kamay, ang sabi niya, General, sabi ng general, okay, bakit? Sabi nitong estudyante, General, would you please go back to the basics? Kahit pa general ka na, kailangan mo na bumalik po doon sa basics para mapagpalipad mo ang mapapalipad mo ang eroplano sa tama at huwag po bumagsak. Sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, even though we have served the Lord for years, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, kahit nabuhat pa ng bata tayo at naglilingkod na sa Panginoon, we cannot afford to forget the basics. You know what? Ang basics po ng driving, kaya mayroon pong mga drivers na minsan nadidisgrasya dahil may faulty function po yung sasakyan. Kasi mayroon pong basics po sa driving. When you go drive your car, first of all, natural, open the door, di ba? And then, open the hood, i-check mo kung mayroong tubig, i-check mo ang battery, i-check mo ang oil, at i-check mo ang brakes. Di ba? Para makasigurado ka. So that's the basics of driving. Pero ngayon, ang mga tao, nagmamadali, agad-agad, bukas ng pinto, sakay, paandar, diretso larga, hindi po nila alintana kung ano po ang kondisyon ng kanilang sasakyan. Okay. So, let's go back to the basics. Amen? Basics number one. Always believe that God is one. And we must love Him. Amen. There is only one God and we must love Him. He is the creator of the heavens and the earth. He is the King of kings. He is the Lord of lords. He is Jesus Christ who came to save us. He was Jesus Christ who died and buried and resurrected Himself. And He was Jesus who went up to heaven. And He is Jesus that has promised to come back to take His church away, mga kapatid, sa rapture. And He is Jesus Christ who promised also to come back physically for the literal Israel in Armageddon. And He is Jesus Christ that will reign forever in 1,000 years. And He is Jesus Christ that would sit on the throne of the living God and would reign forever and ever. Buhat sa ating pagkakakilala sa kanyang Jesus Christ na po ang ipapatawag ng Diyos sa kanyang sarili. Of course, in the Old Testament, marami po ang katawagan na sinabi ng Diyos na siya po'y tatawagin doon. Tinawag siyang I Am, tinatawag siyang Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Tsidkino, Jehovah Shalom, Jehovah Rapha. Di ba? Marami pong katawagan ang Panginoon. At siya po ay tinatawag na Yahweh El Shaddai. At nagpatawag siya sa pangalang Jehovah. But since na siya ay nagpakilala, nagkatawang tao, siya po ay nagpatawag na sa pangalang Hesukristo. And forever, that is the name that has saved us, for there is only one name whereby we must be saved, and that's the name of God na forever po na makapiling natin, mga kapatid, kahit po doon sa eternity. So that's basics number one. Believe that God is one and love Him. Deuteronomy 6:4, sinasabi po dyan, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Amen. And thou shalt love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. How to love the Lord God? Paano ba natin mamahalin ng Diyos?
Praise the Lord. According to John chapter 14, verse 15, if you love me, Jesus said, keep my commandments. That's the very words of our Lord Jesus Christ talking to his apostles. Basics number two, prepare to meet God. Kailangan maghanda tayo na sumalubong sa ating Diyos. As I have read the papers, mga kapatid ko, pinasimulan po ni dating Henry C. Sumunod po si dating Go Kong Wei. Si Henry C. may-ari ng Schumart. Si Go Kong Wei may-ari ng Robinsons. At sinundan po ni Lucio Tan na may-ari po ng PAL at may-ari po ng Philippine National Bank at saka ng Tobacco, Fortune Tobacco Corporation. At sinundan po mga kapatid ni dating Eddie Garcia and then sinundan po ni Ramon Revilla Senior at recently si Danding Kunghangko kalilibing po lamang just last week. Sila po ay mga billionaires. Icon po sila ng bansa natin sa Philippines. Pero kahit pa mayroon silang salapi at yaman, hindi po nakatulong sa kanila upang dugtungan ang kanilang buhay. Binawi pa rin ng Panginoon ang kanilang buhay at wala pong nagawa ang kanilang yaman. And so, preparation to meet God does not actually rely on money. This basics number two, preparing to meet God, ay kailangan po na talagang ating himayin kung paano po ginagawa. Because in Amos chapter 4 verse 12, God himself said, therefore, thus will I do unto you, O Israel, and because I will do this unto you, prepare to meet your God. Binigkas po mismo ng Panginoon at sinisigurado po niya at ang Diyos kapag nagsalita ay tunay po at yan po ay mangyayari. Now, how to prepare to meet God? Paano ba tayo mga kapatid maghahanda sa pagsalubong sa ating Diyos? Number one, study to show yourself approved unto God. Pag-aralan po natin ang ating sarili kung paano pong magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kasi kahit na sabihin natin naglilingkod tayo sa Panginoon, kung hindi naman yan katanggap-tanggap sa Diyos, if it is not approved unto God, magiging useless po yung ating paglilingkod. Sayang po. Now, 2 Timothy 2:15, sabi dito, study to show yourself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Now, how can I divide the word of truth if I don't even read my Bible? We must thoroughly read our Bible sapagkat ito po ay salita ng Diyos at tulad po ito sa tubig na araw-araw po nating iniinom. Buhat ng bata po tayo, uminom tayo ng tubig at wala pong katapusan ang pag-inom natin ng tubig. The Word of God is more than water. We are thirsty and it will give us, mga kapatid ko, drink na matihawan ng ating uhaw as well as it is the bread of life na siyang pagkain po ng ating kaluluwa at espiritu. So, let us study to show ourselves approved unto God. Amen po. Number two, giving God a reasonable service. Pagbibigyan natin sa Diyos ng ating makatuwiran na paglilingkod. No? Maglilingkod tayo sa Diyos sa lahat ng oras at sandali po ng ating buhay. Sapagkat ang ating hininga, mga kapatid ko, ay sa Diyos po yan eh. Yung hugot at hinga, mga kapatid ko, yun po mismo yung binigay ng Diyos na breath of life which He breathed into the nostrils of man. At reasonable lang na tayo po ay maglilingkod ng makatuwiran sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Now, paano ba maglingkod ng makatuwiran sa Panginoon? Ang sabi nito, I beseech you therefore, brethren, according to Romans 12:1, that by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Kailangan po na ating maihandog yung ating sarili bilang
handog at alay na buhay. Now, iba pa naman mga kapatid, sa Old Testament, yung handog na buhay ng mga hayop, halimbawa tupa, hindi po pwedeng ihandog sa Diyos na mayroong pigsa. Hindi pwedeng ihandog sa Diyos na mayroong galis. O di kaya may kuto. So, that speaks of having our own body, our own self, as a living sacrifice unto God. When we come to God to offer up ourselves, no? Mga kapatid, mahirap ito kasi we have to come to God every day in prayer, offering ourselves unto Him. And we have to check if we are holy and acceptable unto God. Lalo tayong tao, madali tayong magkasala sa isip lang. Nagagalit tayo, nakakapatay na tayo sa isip natin. Minsan may gumawa sa iyo, nagtapon lang na basura sa harapan ng bahay mo. Parang naisip mo ka, ang sarap talaga patayin. Nakapatay ka na noon. You have already killed a person with that kind of thought. We better ask God for forgiveness or else pagdating po sa paghuhukom, sasagutin po natin yon. Praise the Lord. Which is your reasonable service? Yung magiging alay ng ating sarili bilang handog na buhay and then banal tayo. Pag ibig sabihin ng banal, sa Panginoon lang. Hindi natin dapat ibibigay ang ating sarili mga kapatid sa kung sino pa dyan. Kundi sa Panginoon lang dapat. Tapos, dapat ito'y magiging katanggap-tanggap sa ating Diyos na siya nating katampatang pagsamba. Now, number three, be holy. Diba sabi doon, be holy? Paano daw? Paano tayong pag-aralan natin mga kapatid na ipakita ang ating sarili sa Diyos para ma-aprobahan tayo mga kapatid? Pag-aralan natin mabuti, basahin ang Bible, at saka mag-pray lagi, at saka huwag kaligtaan mga kapatid na gumawa po ng tama. Tapos, ibigyan natin sa Diyos ang ating reasonable service, ang ating paglilingkod, at maging banal tayo, at yung ating mga ginagawa dapat, iyan ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Ngayon, ang pangatlo, we must be holy. Kailangan natin magiging banal. Sapagkat in 1 Peter 1:16, sinasabi po na because it is written, be ye holy for I am holy. Ang Panginoon po nagsasalita dyan. Hallelujah. So, dapat na tayo ay mag-iingat sapagkat dito po sa sanglibutan, hindi po pinapahalagaan yung holiness. Kasi natural, ang pinapahalagaan dito yung worldliness, di ba? Daigdig ito eh. Pero bagaman nandito tayo sa daigdig, hindi naman tayo mamamayan dito, kundi mamamayan tayo sa kalangitan. Kasama tayong mamamayan po ng mga apostolis at ng mga propeta ng Diyos. At tandaan mo na tayo ay naka-schedule po na doon titira sa New Jerusalem. Kaya po, praise God, mahalaga po na magpakabanal tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. And let us not be conformed to this world. Huwag tayong makiayon sa sanglibutan. Ano po? Ang sabi ng sanglibutan, pag lalaki ka, kinakailangan daw para makitang lalaki ka, may biguti ka, balbas na makapal. At saka kinakailangan naka-yusi ka. At saka nainom ka ng alak kasi yun daw ang inumin ng tunay na lalaki. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Huwag tayong makiayon doon sa sanglibutan kasi nakikita po natin na hindi po yan tama. No? And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kailangan, huwag tayo makiayon sa sanglibutan, kundi baguhin po natin ang ating pag-iisip, our mindset, that we can prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ito po ay gawa ng higit lang, hindi lang ito masteral eh. Hindi lang ito doctoral mga kapatid, kung hindi talagang pang Diyos talaga na trabaho ito para sa iyong sarili. Eh natural, gusto natin mga kapatid na maligtas, di ba? Hallelujah.
Ulitin ko po, gasino na, kahit mabuhay ka pa ng 200 years dito, and yet, wala na pong tao yata ngayon mabubuhay ng 200 years. Prayer ko, mga kapatid, na kung kalooban ng Diyos, paabutin ako ng 970 years. Prayer yon, di ba? E malay mo, ibigay ng Panginoon, di, tungtua ako, mga kapatid. Pero, right now, praise God. Hallelujah. Pag hindi po ako, mga kapatid ko, mag-ingat, nakakain lang ako ng asukal, tumataas po yung aking sugar level, nasakit ang ulo ko, na lumalabo yung mata ko, namimintig yung mga binti ko. Ayaw ko sa iyo, wala ka sigurong ganyan, pero harinawa, nabuhayin ka ng Panginoon, mga kapatid, prayer ko, nabuhayin ka ng Diyos ng matagal. At kahit man lang umabot ang tao sa ngayon ng 120, medyo sulit na, di ba? Kasi as early as 20 years old, ganyan, high blood na eh. Bakit kaya? Kasi nga, nakiayon sa sanglibutan. No? Advice lang, mga kapatid, kung pwede po, ang pagkain natin, yung mga totoo po na pagkain na natural made, tulad ng gulay. Dapat, hindi artificial na gulay. Pagkadilata na yan, wala, artificial na yan. Kinakailangan, makita mo na kapag gulay talaga, kangkong talaga. Kalabasa talaga. Talong talaga. Malunggay talaga. At kapag isda, isda talaga. Nasariwa. Ayun naman, isda naman din na makiril, di ba? Sardines. Pero, basta pinakamainam na kainin talaga natin yung natural pa na hindi pa po napoprocess para po walang preservative. Kung pwede lang, kung kaya mong magtanim sa iyong garden para wala pong di mo ma-sprayhan, mga kapatid, ng mga insecticide, kaya lang wala tayong lugar dito sa Manila, hugasan mo lang mabuti yung gulay bago mo po iluto. Ano po? So that we may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Now, letter B. Love not the world. Grabe. Huwag mong ibigin ang sanglibutan. Bakit po? Eh, di ba? Kanina sa basics number one, mga kapatid, eh, love God, di ba? Ngayon, kung love mo pa rin ang sanglibutan, anong sabi ng Panginoon dito sa 1 John 2:15? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Eh kasi, iniibig mo na ang Diyos eh. Iniibig ko na ang Diyos sa buong puso ko, ng buong isip ko, ng buong kaluluwa ko at ng buong lakas ko. Ano pang ipag-iibig ko? Ano pang imamahal ko dyan sa sanglibutan, mga kapatid, kung I am all spent loving my God. Di ba? Dapat ganoon. So, kung mahal natin ang sanglibutan, eh wala yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po, for all that is in the world, tingnan mo kung ano to. Ang lahat na nasa sanglibutan, lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life, nako, yung lust of the flesh, yun bang pita lang yung laman kung nakikita mo talagang kung anong masarap sa laman. At saka yung lust of the eyes, yung mata natin, mga kapatid eh. Mahilig tayo mag-window shopping eh. Eh, itong mata natin ang unang nakakakita ng masarap sa laman. Kaya nagkakasala pong tao. At saka yung arrogante, yun bang kayabangan sa buhay? No? Sobrang yabang? Kala mo, wala nang kamatayan? Oh, is not of the Father yan. Yan po ay sa sanglibutan. No? Praise the Lord. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but is of the world. Okay, 17. And the world passes away. Ang ganun naman. Ang daigdig, mga kapatid, ang sanglibutan, eh, lilipas lang, di ba? And the last thereof, at yung pita nito. But he that doeth the will of God abides forever. So, itong sanglibutan, lilipas lang ito. At lahat ng mga gawa dito, kahit ano pa dyan, buildings, kahit na ginto, mga diamond, kahit tapos ka pa ng 1,000 kurso, kahit
doctor ka pa, doctorate ka ng law, doctorate ka ng accounting, doctorate ka ng lahat, doctorate ka, lilipas ka rin. Yung pagiging doktor mo, hindi mo pa kinabangan yun. O, di ba? Pero siya na gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kasama ng Panginoon. Praise the Lord. Letter C, let us attend our church worship scheduled services like ito, Sunday, Wednesday evening, midweek service, Friday prayer night, and etc. Pastor, paano kami dadalo? Eh, wala po tayong mass gathering. Ay, diyan ka kapatid, dapat mag-isip. Itong ating ginagawa, higit pa ito sa physical gathering po natin. You know why? Pansinin mo yung sabi ng Panginoon na saan ang dalawa o tatlong nangag-uusap sa aking pangalan. Bakit kaya hindi nagkakatipon ang ginagamit ko ngayon? Di ba? Na saan ang dalawa o tatlong nag-uusap sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Pero mga kapatid, where two or three that are gathered in my name, ang ating intindi doon, physical gathering. There is also an online gathering. Kaninang umaga, mga kapatid, ang whole world po na mga kamag-anak ni Sister Virgie, Patayan, Boscano, Acido, Gamayon, Cotar, lahat kami kita-kita, mga kapatid, nag-zoom kami. Nag-devotion po kami, mga kapatid. Nagkayakan pa. Ano yon? Hindi ba worship yon? Hindi ba gathering yon? So ito, alam niyo, bubulang talaga ang kalaban natin. Napakahina ng utak. Doon lang siya nagdudwell sa kaya ng isipin. Pero hindi niya matutumbasan ang isip ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Ang akala niya, patumpik-tumpik siya at siya ay paligoy-ligoy pa at ililigaw pa tayo doon sa COVID-19, virus daw, mahawa daw ang tao, mga senior citizen daw, ay madali daw mahawa. Pero ang totoong tumbok niya ay yung church gathering. Napansinin niyo? Yung church gathering talaga ang tumbok ng kalaban na ipatigil yan. Kita mo yon? Bakit? Kasi akala niya pag nagtipon-tipon, kikita tayo ng malaki. Hindi niya alam na kapag magtipon-tipon, gagastos tayo ng malaki, mamamasahe ka eh. Di ba? Pero kapatid ko, dito nakikita ngayon ang matapat sa Panginoon na kahit hindi po nagsisimba ng physical na pagsisimba, nagsisimba naman sa Diyos at ang instruction na nanatili naman kapatid, ang fellowship na nanatili naman sapagkat meron naman tayong live streaming. Amen? In fact, I would submit to you a secret na ngayon ko lang sabihin sa inyo. My 43 years of ministry ay nilampasan ko lang sa loob ng halos 4 na buwan na ngayon. I have not prepared such accurate messages as this before. Kasi nung araw, tukis lang kami. Tukis lang kami. Pwede naming isalitain under the anointing of the Holy Ghost and with artistic delivery and poise and dynamic speaking, speech, mga kapatid ko, art. Pero yung substance, makalimutan ninyo. But in here now, with this presentation, 1,000 years after, you can still go back to this if there's still YouTube and Facebook. Tama po. Kaya po, worldwide, grabe po ang acceptance ito. May nag-testify kanina. Sabi ng ganon, Pastor Cotar, you just don't know how your services and the messages that you preach help us a lot. Iyak ako mga kapatid. Nasa ibang lugar sila. Nasa Amerika. Nasa Canada mga kapatid ko. And yet naabot sila nito.
Si Sister Evelyn Ungka nagpadala sa akin ng ano, sabi ko ng Pastor Kutar, thank you very much kasi ito ang aming mga kaibigan, kahit yung mga kaklase ko sa high school, kaklase ko sa college, yung aming mga kasamaan sa negosyo ay amin pong naabot sa pamagitan ng pag-share nitong atin pong worship services na ito. There's no need to explain. All you got to do is just open your cellphone, mga kapatid ko, at magkanda ka ng watch party o di ka i-share mo yung ating services. And that's it. Evangelism na po yun. I invited my friends. Sabi ko, because I don't know what you need as of now, so let me give you the whole link for the channel of our church. Binigay ko, mga kapatid ko. May dalawa sa kanilang sumagot. Sabing ganon, Daniel, di namin nakalain na yung aming kaibigan, yun pala ngayon ang magdadala sa amin ng salita ng Diyos na nagpapalakas. Wala kaming church, bro. Kasi bawal dito sa amin. Sa California kami, hindi kami pwedeng kumanta. Bawal sa California kumanta. Magsisimba kami, hindi kami kakanta. You see that? My relatives whom I don't know them before, hundreds of them that I know now. May nagangalang Libby Kutar Agaw. Kung naminaw ka karon diha sa California, salamat. Lalo kang panalanginan sa Ginoo, gamiton sa Ginoo. Praise the Lord. Lalo kang pagpalayan ng Panginoon. Si pinsan ko, Libby Kutar, na nandun na sa US, mga kapatid na katira, sampo ng kanyang buong sambayan, ay nag-message po sa akin. Hindi ko sila kilala. Although Kutar, pero hindi ko sila kilala, mga kapatid. Pero dahil dito sa atin pong live stream, sila po'y nakapanood at nagkakilala kami, mga kapatid. Magpipinsan pala kami. Ang lapit pa, sapagkat magkapatid po yung aming lulo. Lulo niya at lulo ko, magkapatid. O so, hindi lang kami nagkikita, mga kapatid, dahil sa laki ng daigdig eh. Pero nasa California sila. So, diba sabi ko siya, mautak ang Diyos, di ba? This is now the opening of the biggest ministry that we can have sa atin pong panahon. Now, kapag magsawa ng kalaban, mga kapatid, at payag na rin na ibabalik po ang ating mass gathering, still, pagpatuloy po natin ang atin pong online ministry. Before, ang ganito po na set up would cost you millions sa TV, television. Pero ngayon, the same as the television, pareho na ang presentation, mga kapatid. Nang libre lang. May pagkakataon pang kumita ka. So, bakit di natin gamitin? So, ang Diyos ay mas marunong, mga kapatid. Hindi na mababawi ng kalaban yan. Para bawin ng kalaban yan, ipatitigil ang internet. Kaya na bang tigil ang internet? Pati Antikristo, gamitin yung internet eh. So, hindi niya mapapatigil. Hindi siya makapagpakita sa ngayon dahil po ang Antikristo ay hindi makapagpakita hanggat nandito pang church, mga kapatid. Kaya pinipilit niya talaga na ang church ay ipupos at tanggalin at itutulak, mga kapatid, para wala nang hadlang sa kanya. Pero tanging Panginoon si Kristo lang ang makakakuha sa church, mga kapatid, sa rapture. Kung ang Panginoon, piliin na niya na mag-rapture na, praise God. Yan po ang ating mapalad pagkasa. Pero as far as we are concerned, habang nandito po tayo sa daigdig, mga kapatid ko, if we are faithful in serving the Lord, who can be against us? Ang sabi ng Bible, di ba? If God is with us, who can be against us? In fact, kahit nagkaroon po ng COVID-19 at nagkaroon po ng ECQ, quarantine, di ba? Nakikita ko na lalong pinagpapala po ang mga anak ng Diyos. Nakapagpahinga at ang pagpapala ng Diyos hindi naman po tumigil. Hallelujah, natutulad tayo sa mga Israelites, mga kapatid, na nung dumaan po yung anghel ng kamatayan, pinatago ng Panginoon sa loob po ng bahay nila ang mga Israelites at sila ay pinakakain ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, magdala kayo ng tupa sa loob ng bahay at kainin ninyo. Kita mo yan? So, akala ng kalaban,
Napupos niya na tayo, mga kapatid, pero pinupos niya niya tayo, lumapit tayo sa ating Diyos, and then the Lord has proved that He is really the supporter for His own children. Amen. So, huwag natin kaligtaan yung ating church worship. Lahat ng ating live stream, huwag lang nag-open ka sa iyong cellphone. Tapusin mo yan. Tsaka balik-balikan mo yan. I-share mo yan. Diba? Huwag ka na ka ng watch party. Sabihin mo sa mga kaibigan mo, kasi yan ang pagkakataon mo, kapatid, para magamit ka ng Panginoon na magiging lingkod ng Diyos para po sa iba. Kaysa naman yung ikaw pang gagawa. Nandiyan na, redeemed na yan. Ipipresent mo na lang eh. Praise the Lord. Hallelujah. So, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. Mukhang nakikita na natin, mga kapatid. Sabi nga ng Bible, wala talagang sign yung pagbabalik ni Jesus Christ sa rapture. Wala. Pero ito na lang ang sabihin ko sa inyo, kung what is wisdom po ng Diyos, nakikita natin na ang mga signs po ay si Antikristo ay mukhang magpapakita na. At saka yung mga signs po ng gira ng Armageddon ay malapit na. Sabihin ko sa inyo, ang China at ang India may gira. May gira po. Yung Tibet nakuha na ng China eh. Pero yung China at India ay may gira sila. Ang Pilipinas, hindi tayo kasali kasi gatuldok lang tayo sa mapa eh. Ano? Mayroon po silang gira. Tapos, makikisawsaw po dyan ng Amerika. Makikisawsaw ang ibang mga bansa. They are gearing up for the World War III. Pero baka hindi na matutuloy yun. No? Kasi sa ngayon, gustong pababagsakin ng kalaban yung ekonomiya. Lahat ng industries dapat tumigil. Inyo bang narinig na baka ibabalik daw ang ECQ? Oh, fine. Mas lalong maganda. Di ba? Para wala na pong magkakasakit ng COVID. Eh kasi yun naman ang propaganda nila, mga kapatid, na para walang magkasakit ng COVID, di dapat mag-ECQ. Sige, basta buong bansa, mag-ECQ. O, di ba? Pero sabi natin, in Jesus' name. Praise God. So, huwag natin kaligtaan yung ating mga pagtitipon, mga kapatid. Ano yon? Ulitin natin. Attend church worship scheduled services like Sunday live streaming, Wednesday evening midweek service tulad ngayon, Friday prayer night, at kailangan tapusin mo kasi para nag-worship ka. Di ba pag nagsimba tayo, di ka naman umuwi nang hindi pa tapos, di ba? Amen po. Okay. Mayroon akong ikukwento sa inyo tungkol po sa unggoy. Unggoy, no? Doon sa amin sa Mindanao, ang unggoy doon ay talaga bang notice sila? Ano yan eh, grupo-grupo. Pupunta doon, magnanakaw ng mga pananay mo. So ang ginawa namin, gumawa kami ng basket, lalagyan namin yung saging sa ilalim, tapos yung basket, may kawayan, ang dukutan, kawayan. Tapos yung dulo ng kawayan, hiwain namin at gawin namin matulis. Diba yung kawayan bilog, diba? So yung unggoy, isusuot niya yung kanyang kamay ng patuwid ng ganon para dukutin ng saging. Pag nahawakan niya ng saging, nakakapit na ng ganon, hindi niya na matatanggal doon sa basket. Alam mo, yung unggoy, may nalang talaga utak. Hindi talaga makakatumba sa tao. Kasi hindi niya alam na kung itutuwid niya yung kanyang kamay, mahatak na naman uli eh. May lalabas naman kamay niya. Kaya lang nasa isip ng unggoy, ay, pinasok ko na, hawakan ko ng saging. Bakit ko pa bitawan? Di ba? Gets niyo, mga kapatid? Okay. Tayo po ay hindi unggoy, ha? Ano pong application yan? Sabi dito, kaya nga po, mga minamahal, samantalang tayo ay lagi pong sumusunod, hindi lamang sa presensya po ng apostol o nilang dahil nagkita-kita tayo, kundi much more kung hindi tayo nagkita-kita, hindi ka nakikita,
Bawat di ka nakikita ni sister, di ka nakita ni brother, ikaw ay dapat na gawin mo ang iyong kaligtasan na mayroon pong takot at panginginig. Amen? Praise the Lord! At sabi, mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that they come upon you unawares. Mag-ingat na tayo mga kapatid, baka tayo ay mga busog at mga lasing. At ang ating puso, mga kapatid ko, ay maharuyo doon sa kabusugan dito sa sanglibutan, mga kapatid, at makaligtaan natin, dumating po yung araw nang hindi tayo handa. Huwag tayong tumulad sa unggoy na laging nakadukot doon sa basket ng kayamanan, at nung nakakuha na ng kayamanan, ayaw nang bitawan, mga kapatid ko. Of course, maganda yung kayamanan, meron tayong family, kailangan po natin ng panggastos, pero ang Diyos pa rin ang dapat nating ibigin una sa lahat. Tandaan natin na yung yaman, pwede nating bitawan yung mga kapatid. Kung darating pong rapture, iwanan natin lahat yan. Wala pong problema. Kasi ang anumang yaman na ating iwanan para sa Diyos, ibabalik ng Diyos sa atin ng siksik, liglig at umaapaw. Kung bang kayamanan mo dito sa lupa, iwanan mo dahil rapture ng mga kapatid, nawala ba yun? Hindi mo mawala. Sabihin ko sa iyo, yung kayamanan mo, yung bahay mo na yan, kung mag-rapture, sa iyo pa rin yan. Pag nag-rapture, iyo pa rin, pwede mo pa rin balikan. Oh, talaga? Oh, yes! Hindi mo ba nabasa sa Bible na may Armageddon pa, may paghari pang 1,000 taon? O maghari kang kasama? Eh di, makapangyarihan ka na nga kahit na nandun ka sa Israel. Isipin mo, uwi mo na ako. Nandito ka kagad. Eh, gagawin ka ng Panginoon tulad na sa kanyang nature eh. Immortal ka na eh. Oh, alin dyan ang sinasabi na ang pilot daw na Christian pag nag-rapture, magkabangga-bangga ng aeroplano? Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi kung na-rapture yung pilot, labas siya mga kapatid. He shall be forever be with the Lord. Pero pwede siyang bumalik doon sa aeroplano para ilanding niya yun. Pwede hindi. Pwede, you shall be like him eh. Okay. So praise the Lord mga kapatid ko. Gusto ko lamang ngayong gabi na ipabatid sa inyo na kinakailangan natin bumalik po talaga sa basic sa paglilingkod sa Panginoon. Ang iba nagkakagulo na ngayon na paano na 'to ng ating buhay? Ano nang gagawin natin dito? Yan. Yung ibang mga miyembro, hindi na yata matutuloy yung ating simbahan kasi wasak na tayo, hindi na tayo nagkakatipon. Doon sila mali. Alam niyo, ako bilang pastor, mas umigting at lalong tumitibay ang aking pakiramdam sa ministry ngayon. Sapagkat matitira po ang matibay at malalaman po kung sino talaga ang tunay na naglilingkod sa Diyos at nagmamahal sa Diyos. At mga kapatid, napatunayan ko na, ikaw, praise God, kitang-kita kita sa Espiritu ng Diyos na kung nandyan ka ngayon, ibig sabihin noon, may pag-ibig ka sa Diyos at isa ka sa nagpupumilit na maging matapat sa paglilingkod sa Panginoon. Wala naman talagang totoo matapat eh, nagpupumilit lang tayo. Amen? So, hindi lang sikapin, pilitin natin kapatid. Sapagkat, ganito talaga eh, pinipilit natin. Dahil kapag hindi natin pilitin, talo ka sa sikap lang. Marami pong taong masikap, pero hindi po nagwawagi. Pero yung pinipilit, mga kapatid, na iluwal, tulad lang yan sa panganganak, hindi mo sinisikap, pinipilit mo talaga sa sobrang kirot at sakit. Now, sa ating panahon, ito na po ang panahon para makita natin na ang Diyos ay magpala sa atin ng higit kaysa dati. Kaya maglingkod din tayo sa Panginoon, higit kaysa dati. Amen po. So, God bless everyone. Hallelujah. Praise the Lord, tayong lahat ay tumayo at manalangin tayo sa ating Diyos. Aming Amang mapagpala sa lahat, Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Maraming pong salamat,
Panginoon sa iyo pong salita na nagbibigay sa amin po ng encouragement na kami ay bumalik po sa basics. Una sa lahat na ikaw ay aming paniwalang isang Diyos na may likha ng langit at ang lupa at ikaw ay aming ibigin ng aming buong puso, ng aming buong kaluluwa, ng aming buong isipan at ng buong lakas namin, Panginoon. Hallelujah! At o Diyos, ikaw ay aming paglingkuran ng mayroong buong kabanalan at aming pong ihandog aming mga sarili bilang alay na buhay sa iyo, Panginoong Hesus. At kailangan na kami ay huwag po na makiayon sa sanglibutan bagkos amin pong baguhin ang aming pag-iisip na ito po ay alinsunod sa iyo pong banal na kalooban at huwag naming ibigin ang sanglibutan, Panginoon, dahil po ang nasa sanglibutan, Panginoon, ay ang pita ng laman, ang pita ng mata at ang kayabangan sa buhay, Panginoong Hesus. Ang lahat ng ito ay pawang lilipas at o Diyos, nais mo na kami ay maglilingkod sa iyo. Hallelujah! Kami dadalo po sa amin pong mga services Sunday, Wednesday, Friday, prayer night, Panginoon. At kailangan po na aming pag-aralan ng aming sarili maging approved po sa iyo, Panginoon, at upang malaman namin kung alin yung perfect will of God sa amin pong buhay. Lord God, hallelujah, malugod ka at malalahati po sa amin pong pagtitipo na ito at patuloy namin tinataas ang iyong pangalan. Amin po ang iyong biyaya at mga pagpapala at amin namang inihandog sa iyo, Panginoon, ang aming tao sa pusong pagpupuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo sa ganap ng Espiritu at katotohanan. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Yes, kapatid. God bless you po. Hallelujah. And good night. Hallelujah. Praise the Lord. Back up.